Kamusta, Sir Paul? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Gayun din sa mga masugid yung tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dex. Palayo ko po yan. Taong 1978, nangyari po itong karanasan na ibabahagi ko po sa inyo. Karanasan na hindi ko makakalimutan. Nangyari po ito katatapos lang po ng graduation ko. Isang buwan na nga po nakakalipas noon nang kami na mga kaibigan ko nag-decide po na mamasyal. Dalawa lang naman talaga yung matalik kong kaibigan, si Bong tsaka si Jay. Solid na tropa yan, mula elementary hanggang sa kolehiyo. Ginamit namin yung kotse ni Bong. May kaya kasi ang pamilya niya. Lahat ng gusto na kukuha niya. Hindi yung unang pagkakataon na pupunta kami ng Surigao del Norte. Trip lang namin mag-outing doon. Sa loob ba naman ng 4 na taong pag-aaral, aba, deserve naman namin mag-enjoy. Alas 5 po ng hapon noon, bumiyahe po kami. Base sa estima, 5 oras ang biyahe namin patungo roon. Si Bong yung nagmamaneho ng sasakyan. Salita na lang yung pagmamaneho. Total marunong naman kaming 3. Habang nagmamaneho, pakanta-kanta pa kami noon. Nakabukas lang din yung bintana. Malamig din kasi noong mga panahon na iyon, malakas din yung ihip ng hangin. Sa nadadaanan namin, wala pong mga kabahayan. Humihinto lang kami sa pagkanta kapag meron kaming natatanong ng mga bahay. Ilang oras po ang lumipas, ramdam namin ang malamig na ihip ng hangin. Napagpasyahan naming isara na ang bintana. Mahamog na kasi nito. Lumipas pa po yung mga sandali. Nasa boundary na po kami ng Surigao del Norte. May mangilan-ngilan na rin bahay sa di kalayuan. Napasigaw naman kami sa loob. Excited na kami. Hindi na nakipagpalitan si Bong. Kain naman daw niya. Habang nasa biyahe, hindi ko alam pero may naramdaman akong kakaiba ng mga sandaling yun. May nadaanan na kami mga kapunuan. Tahimik sa paligid. Hanggang sa may napansin akong lalaki sa may di kalayuan. Nakatayo siya sa may gilid ng kalsada. Mahaba ang kanyang buhok. May mapupulang mga mata. Nagbabasay na parang nakatingin sa amin. Nakaramdam ako ng takot. Gusto kong sabihin kay Bong na bilisan niya pero ayoko namang mataranta siya. Hindi rin tintid yung kotse namin. Kaya nang malampas na namin yun, hindi ko na lang siya pinansin. Naisip ko nga nun baka namalikmata lang ako. Makalipas ng 10 minuto, parang may mabilis na aninong dumaan sa aming harapan. Tinanong ko naman si Bong kung nakita niya ba yung dumaan. Hindi naman daw. Hanggang sa biglang huminto ang sasakyan. Napamura si Bong at si Jay. Anong nangyari, Bong? Hindi ko alam, Dex. Naflatan niya ata tayo. Ewan ko, pero noong mga sandaling yun, ang lakas po ng kaba ko. Pinatay ni Bong yung makina ng kotse. Lumabas naman si Jay. Sumunod ako. Kinuha ko na rin yung spare ng gulong sa kabinigayin kay Bong. Iginala ko ang paningin sa paligid. Hinanap ko kung nasaan yung nakita ko noon. Binuksan ni Bong yung compartment ng sasakyan. Kinuha doon yung mga tools. Mabuti, magaling si Jay sa pag-aayos ng sasakyan. May talyer kasi ang tatay niya. Di nagtagal, sinimula na pong palitan ni Jay yung gulong. Ako naman noon, tinitignan ko lang po yung paligid. Mas mabuti nang maging alerto. Hindi kasi ako pwedeng nagkamali lang noon. May nakita talaga akong tao. Tinapi ko naman si Bong sa balikat at tinanong ko ano ang hinahanap ko. Sumagot lang ako nang wala. Maya-maya, may napansin akong lalaking papalapit po sa amin. May mahaba siyang buhok. Napansin ko din po na parang namumula po yung mata niya. Mabuti nga, napalitan ka agad din siya yung gulong namin. Malayo pa kasi yung lalaki. Bilisan niyo, humasok na kayo sa loob. Nagtaka naman sila sa sinabi kong yun. Madali naman kaming pumasok sa loob ni Bong at Jay. Bakit ba, Dex? Ano bang meron? Pre, tingnan niyo yung lalaki. Oh. Ang weirdo eh. Tingnan niyo. Nakakatakot. Paglingon namin doon sa lalaking yun, nagulat po kami nang bigla itong yumuko na parang aso. At kitang kita po namin, nagpalit po ng anyo yung lalaki.
Nagkaroon po siya ng makakapal na balahibo at buntot. Matutulis na kuko at mga pangil. Akala nga namin magiging aso, pero mali kami. Naging baboy ramo po siya. Umangil siya ng napakalakas. Sigurado ako, aswang yun. May alam kasi ako sa mga aswang. Madalas akong kinikwentuhan ng lolo ko noon. Ang problema, wala akong dalang proteksyon noon kasi niminsan hindi ko akalain na ako makakainkwentro ng ganoon. Takot na takot kami ng mga kaibigan ko noon. Noong mga sandali kasi na yun, pinagsisipa at pinag-uuntog niya ang kotse na nagdulot ng pagkayupi noon. Nagdadasal lang ang dalawa kong kasama hanggang sa ilang sandali. May natanong ako matanda sa may di kalayuan. Patakbo siyang lumapit sa may halimaw. At walang ano-ano, hinampas niya iyon ng buntot pagi. Rinig namin ang malakas na sigaw ng nilalang. Hinarap naman ang aswang ang matanda. Tansya ko, senior citizen na ang matandang yon. Pero sa lagi niya, parang kondisyon pa at napakalakas pa niya. Ang dami niyang borloloy sa katawan. Pero ang pumuko talaga ng pansin ko ay yung hawak niyang buntot pagi, yung nakasukbit na itak sa tagiliran niya at yung kinta sa tatsulok niya. Mabilis na sinalaki ng aswang ang matanda. Ginamit naman ng baboy ramo yung ulo niya para patamaan yung matanda. Hindi siya ordinaryong baboy ramo. Napakalaki kasi noon. Doble o triple pa ang laki niya. Pero nakakabilib po yung matanda. Mabilis niya pong nailagan yung atake ng baboy ramo. May kinuha siya sa kanyang pulsa na butilya. Binisik niya po yun sa may nilalang. Sa pagkakataon na yun, lumabas na po si Jay at si Bong ng sasakyan. Sinabi ko nga huwag silang lalabas eh, kasi delikado. Pero hindi sila nakinig sa akin. Sira ulo ka ba? Ang ganda-ganda ng aksyon oh. Sayang to kung palalampasin mo. Lika, panoorin natin. Sumigaw-sigaw pa sila Bong. Sinikir pa nila yung matanda. Sa ginawa namang pagwisik ng matanda doon sa may baboy, umusok yung katawan nito. Nakalbo yun. Nagkaroon din ng sugat. Parang asido yung epekto sa kanya ng tubig na iyon. Agad-agad nang hina yung aswang. At di nagtagal, napahiga ito. Kinuha ng matanda yung itak niya sa may taluban nito. Hindi siya nagdalawang isip na ipatama yun sa leeg ng nilalang. Ngunit may natitira pa palang lakas yung aswang. Nailagan niya ito. Nagpagulong-gulong siya. Talagang hindi mo tatantanan ng mga dayo. Hindi ka na nadala. Dahan-dahan na bumangon yung aswang. Ngunit naging mabilis ang matanda. Hinubad niya ang suot na kwintas. Mabilis niya yung sinuot sa main nilalang. Sumigaw yung aswang sa sakit. Sa tinis nga ng iyak nito, takipan kami ng tenga ng mga kaibigan ko. Hanggang sa unti-unti, umusok ang katawan ng aswang. Mabilis naman tinusok ng matanda yung itak sa tiyan ng mga aswang na naging dahilan para tumalsik ang dugo noon. Maliksi ang kilos sa matanda. Hindi siya natalsikan ng dugo kahit konti man lang. Yung aswang naman, natuloy na po. Hanggang sa unti-unti, naging abo ito. Kinuha ng matanda yung itak niya. Ipinunas niya sa mga damo. Sabi ibinilik sa taluban. Tumingin naman siya sa amin at lumapit. Sa pagkakataon naman na yon, lumabas na rin ako ng kotse. Na makalapit, pinuri muli siya ni Bong at ni Jay. Napakagaling daw ng matanda. Para daw siyang nalonood ng live action. Ngunit imbes na matuwa ang matanda, nagalit pa ito. Napakatatanga ninyo! Bakit kayo lumabas ng sasakyan? Hindi nyo ba alam na pwede niya kayong atakiyin sa mga pagkakataon na yon? Pwede rin kayong mamatay sa anumang pagkakataon basta may aswang sa paligid. Ano? Ang kukulit kasi ninyo eh. Hindi kayo nakikinig sa akin. Naku, sorry po Manong. Sorry po talaga. Hindi namin sinasadya. Namanghalang kasi talaga kami sa inyo. Pasensya na po. Ay, nako. Mga bata nga naman talaga. Saan ba kayo magpupunta? At gabing-gabi na inasadaan pa kayo? May pupuntahan po kasi kaming resort dito, Manong. Doon po yung punta namin. Mabuti pa.
Sumama muna kayo sa lugar ko. Doon sa kubo ko. Malapit lang naman yon. Inaya niya kami sa kanyang bahay, sabay turo ng isang kubo sa may di kalayuan. May mga bahay na ring matatanaw doon, kaya nakampante naman kami. Nang makarating sa kanila, pinapasok niya kami sa loob. Nama nga ako na makita yung loob ng bahay niya. Punong-puno kasi ito ng pangontra ng aswang. Marami ding iba't ibang uri ng kagamitan sa panggagamot. Doon na namin nalaman na yung matanda ay isa palang albularyo. Nama nga ako sa aking mga nakita. May mga butili din kasing may iba't ibang kulay. Maya-maya, pinaupo kami ng matanda. Pinayuhan kami ng matanda na huwag na kaming tumuloy doon. Base sa kanya, may komunidad daw kasi ng aswang doon. Tsaka, mapapahama kami. Marami daw kasi sila. At kung babalik naman kami, tiyak, makakasagupa namin ang kauri ng napatay ng matanda. Marahil daw, sinundan lang kami ng aswang. Swerte lang din nagising pa ang matanda, kaya nakaligtas kami. Dahil malamang sa malamang, nabiktima na kami ng aswang na iyon. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko, sumang-ayon sa sinabi ng matanda. Inalokngan niya kami kung papaano makakalaban sa mga aswang kung sakali. Sa totoo lang, mas na-excite ako doon sa sinabi ng matanda kaysa doon sa tunay naming pakay na magbakasyon nga. Maya-maya po, binigyan po ng matanda si Jay ng buntot pagi. Mabisang panlaban daw yun sa mga aswang. Ang mahalaga, maihampas niya daw yun ang malakas sa aswang para daw mapuruhan at yung sugat na lilikhain nito ay mahihirapang gumaling. Pinapahina din daw nito yung lakas ng aswang kaya maganda daw talaga ito. Sa akin naman, binigyan po ako ng matanda ng isang butelya na may lamang kulay berde na likido. Namangha naman ako dahil kumukulo pa iyon. Base sa matanda, iba't ibang uri daw ng katas ng mga halaman yon. Tinikdik at pinakulo. Kapag natamaan ang likido na yun yung mata ng aswang, tiyak, mabubulag iyon. Kapag sa ibang parte naman ng aswang, magdutulot yun ng matinding sugat. Mahihirapan din itong maghilom. Magsisilbero itong lason. Kakalat ng unti-unti sa buong katawan. At di magtatagal, manghihina at mamamatay daw yung aswang. Wag na wag daw sasayangin ang bawat patak noon. Napakahirap daw kasi gumawa noon. Kaya kapag may pagkakataon, patamaan daw talaga sa mata. Para sa una pa lang, hindi na makakalaban yung aswang. Kay Bong naman po, binigyan siya ng matulis na bagay. Gawa daw yun sa tanso. Dinasalan ng mga orasyon pangontra sa aswang. Kung maitutusok daw yun sa aswang, panigurado, manghihina ito hanggang sa bumalik sa pagiging tao. Hindi na rin ito makakalaban pa. Manghihina at manghihina na. Binigyan din kami ng matanda ng tig-iisang kwintas na bakal. May mga nakaukit doon na kung anong lingwahe na hindi namin alam. Sabi ng matanda, hindi raw kami malalapitan ng mga normal na aswang. Ngunit kung malalakas daw talaga at hindi pangkaraniwan, hindi raw tatalab yun. Marami pang sinabi yung matanda, mga payo at kung ano-ano pa. Mag-ingat kayo mga iyo. Hindi madali ang tatahakin ninyo. Huwag niyong kakalimutong magdasal. Mas mailam na makalaban niyo sila bilang aswang ngayong gabi. Dahil kung papaabutin niyo pa ng umaga, tiyak na sasalubungin nila kayo bilang tao at magpapanggap bilang normal at mga matitino. Marami po talagang salamat, Manong. Utang na loob po namin yung buhay namin sa inyo. Marami salamat ho. Balang araw ho, babawi po kami sa inyo. Maraming salamat po talaga. Matapos makapagpaalam, umalis na po kami. Si Jay na po yung nagtatrib ng sasakyan noon. Magpapahinga naman kasi si Bong. Ako man din, natulog na lang din. Gisingin na lang ako kami kapag mayroong napansin na kakaiba. Lumipas po yung mga oras. Nagising po ako. Pagtingin ko sa orasan ko, alauna na po ng madaling araw noon. Pinalitan ko si Jay sa pagmamaneho. Habang nasa daan, pasulip-sulip ako sa gilid. Baka kasi mamaya tinatambangan na kami ng mga aswang hindi pa namin alam. Maigi ng planning.
kaysa naman pagsisian pa namin sa dulo. Di po nagtagal, nakakita na po ako ng mga kabayan. Ginising ko na yung dalawa. Sinabi ko maganda. Baka kakuha ito na yung sinasabi ng matanda, yung komunidad ng mga aswang. Nang matapat na kami sa kabayan, may nakita kaming tao sa di kalayuan. Nakasandal sa puno malapit sa may kalsada. Kinakabahan na ako noon, pero kailangan kong lakasan ng loob ko. Dahil kung hindi, may mangyayaring hindi maganda sa amin. Huminto naman ako. Hinanda namin yung mga binigay sa amin ng matanda. Napansin po namin na lumalapit yung lalaki. Kami naman, lumabas na rin sa pagkakataon na yon. Mga taga saan kayo? Hindi na muna kami sumagot. Nakita din kasi namin na may lumabas na dalawang lalaki. Naglalakad din ito papalapit sa amin. Ngumisi sila. Kita ko yung maiitim at matutulis nilang ngipin. Namumula din halos yung mga mata nila. Mabubusog tayo nito. Hayop bro, ito na yata yung sinasabi ng matanda. Mapapalaban tayo nito. Akala ko noon, magkakaroon pa ng konfrontasyon. Pero nagkamali ako. Agad na nagtakbuhan yung tatlong mga lalaki papunta sa amin. Si Bong naman, sumugod na rin. Mabilis na inumang yung hawak na patalim na tanso doon sa isang aswang. Ngunit nakailag yung lalaki. Napasubsob naman si Bong sa may semento. Mabilis naman po nagpunta sa likuran si Jay. Hinampas ng buntot pagi sa likuran yung aswang. Napasigaw siya sa sakit. Napalood siya sa daan. Sumunod naman si Bong at tinusok siya sa may tagiliran. Humanto si ito sa daan habang habol ang hininga. Yung isang aswang, nagbago na po ng anyo. Aatake na ito pero mabilis naman akong tumakbo at tumalon rito. Binuwas ko yung likidong hawak ko sa kanya. Tinamaan siya. Saktong-sakto nga sa mukha niya. Tapos natamaan din yung mata niya. Napaiyak siya sa sakit. Sigaw siya ng sigaw. Tinignan ko naman yung mga kasama ko. Mabuti at ayos lang sila. Galos lang naman at ilang mga sugat. Wala lang yun. Tinignan ko yung dalawang aswang na nakahandusay. Punong-puno ng sugat yung katawan ng lalaki habang nakahandusay. Napatingin kami sa nag-iisang aswang na dahan-dahan ng umaatras. Tatakbo na sana siya paalis. Pero hinarangan namin siya. Sumugod siya pero mas mabilis kami. Hinampa siya ni Jay ng butot pagi. Itinusok naman ni Bong yung tanso niya kung ano sa may braso nito. Habang ako naman, yung natitirang likido, binuhos ko sa kanyang katawan. Napahiga siya sa may semento at kaagad na nawala ng buhay. Di nagtagal, naging aboy yung tatlong nilalang. Pagtingin naman po namin sa iba pang kabayan, nakita po namin nagpatayan po ng mga ilaw. Nagsarado rin yung mga pinto at bintana. Parang nanonood lang po sila sa mga nangyari. Ako naman, inaya ko na silang pumasok sa loob ng sasakyan para makaalis na sa lugar na iyon. Ako na yung nag-drive noon. Pinaantar ko na yung kotse at umalis kami. Nang makalayo, doon na kami naging kampante. Di nagtagal, narating na rin po namin yung resort na pupuntahan namin. Ginamot kami doon ng mga staff. Hindi na namin kinento sa kanila yung nangyari. Alam kasi namin hindi sila maniniwala. Ang sabi na lang namin, na-aksidente kami. Kahit pa paano, na-enjoy naman po namin yung pag-stay namin doon. Tinawan na lang po namin yung mga naranasan namin. Ganun talaga, nakaligtas na kami. Sa pag-uwi naman po namin, ibang daan na po yung tinahak namin. Mabuti nang mapalayo kami, kaysa naman makabalik pa kami doon sa komunidad ng mga aswang.